Morning guys, so dito nga pala tayo ngayon sa Freecon Motorcycle para i-check ang kanilang bagong big bike na 400cc, that is Falcon X400. So yan, located sila sa 344 National Road, Tunasan, Muntinlupa City. So guys, yan, dinisplay ko na lang yung kanyang engine displacement, parallel twin cylinder, dual overhead cam, water cooled and 8 bulb, 400cc in displacement ito guys. Manual transmission guys, 6-speed, and full tank capacity niya guys is 15 liters, yan. So sa mga nagtatanong guys kung saan gawa ang Freecon Motorcycle, they are manufactured sa China and registered naman sa Singapore. So kahit na sabihin natin China, maganda pa rin ang klase ng motorsiklo na ito. Nga pala guys, ang motor na to ay mayroong tatlong kulay variation. So ito yung unang nila, yung classic black, and then yung kulay silver, at yung nasa harapan natin ngayon yung kulay orange. So guys, dito naman tayo sa kanyang harapan. So ito ay naka dual disc with ABS sa harap and single disc naman with also ABS sa likod. So guys, pagdating naman sa port niya sa harapan, ito ay naka inverted telescopic na. So maganda yung suspension nito, at sa likod naman ay naka multi-link cradle. Sa gulong naman niya guys, sa harapan ito ay naka 110x70x17, at sa likod naman ito ay naka 150x16x17. Yung wheelbase nga pala niya guys, 1395mm, at yung kanyang ground clearance ay 170mm. Yung kanya namang seat height is pasok na pasok to sa ating mga Pilipino, ito ay meron lamang 700mm. Mamaya guys, sasakyan natin siya para makita natin kung anong itsura natin na 5'4 yung height sa motor na to. At yan guys, kung makikita nyo, ang ganda rin ng pagkakulay orange ng magis nito. At kung mapapansin nyo guys, yung muffler pala nito ay naka 2 holes na nakapagdagdag forma sa kanya. Ayan o, medyo malaki nga lang sya pero maganda pa rin, bagay naman sa motor nya kumbaga. So guys, punta naman tayo sa kanyang screen. So ito ay meron ng TFT color LCD instrumental panel. So kung makikita nyo guys, napakaganda ng panel nito, napakalinaw. So for sure, kahit tayo bumibiyahe ng tanghali, eh hindi tayo mahihirapan makita ang panel nito or kung yung details na kailangan natin habang tayo ay nagda-drive. So yan. So guys, ito nga pala ay also keyless. Keyless ready na motor. Meron pa rin siyang susian and meron siyang remote. So mamaya, pakita natin kung paano ito ginagamit. So yun nga guys, salamat kay sir at pinayagan tayong mabuksan at marinig ang Falcon 400. So ngayon guys, tingnan nyo po yung height natin. Tayo ay 5'4 in height at ito yung itsura natin sa Falcon 400. So gaya na sabi ko kanina guys, hindi siya ganun kataas. Kahit sabihin mo medyo maliit tayo, abot naman kahit tiptoe pero dalawang paa natin is nakalapat. Ang motor nga pala natin guys is Gixxer, and halos mas mataas pa yung Gixxer dito sa Falcon 400. So kung tayo ay medyo maliit, magiging komportable tayong sakyan ang motor na to guys. So ito pa yung isang magandang feature ito, makikita ko sa inyo yung kanyang camera. Yes guys, mayroon itong camera sa harapan. So yan yung tinuturo ko, yan yung pinaka switch para mapa-activate natin yung camera. So tingnan natin yung camera niya. So guys, ito yung kanyang camera sa harapan. Yan o, napakaangas niyan guys. At napakalaking tulong din sa panahon ngayon na meron tayong camera na built-in sa ating mga sasakyan. Hindi lang sa mga kotse, kundi pati sa motor, para sa mga, alam nyo na, aksidente, hindi natin maiwasan. At meron na rin pala ito guys na built-in memory na 8GB. And mabibiyo mo siya sa iyong mobile phone through the app na gamit ng Falcon.
So guys, yan lang po muna yung ating quick review sa motor na to dahil tayo napadaan lang. At kung tayo mapagbibigyan ay makabalik tayo para sa full review ng motor na to. And ito na rin bala guys yung iba nilang model unit dito sa Tunasan branch. So yan, kung makikita nyo meron sila nitong parang ADV. And meron din silang ito yung Rev-X125 na scooter na 71,000 yung price. And meron din sila dito guys yung Maxi scooter. Yan, tignan natin. So ito yung kulay red. Ito ay 300cc guys. Ito nga pala guys is may price na 170,000. Yan, napakaangas niyan. Yan, kung makikita nyo guys, relax kayo dyan pag yan ang ginamit nyo. At meron pa sila ditong isang sports bike. Ito naman ay 200cc. Ang price naman nito guys is 120,000. So yan, no? Sulit na sulit ka dyan, 200cc na sports bike. And kung titingnan natin siya mabuti guys, hindi naman siya nalalayo sa alam naman natin yung Yamaha R3. Pero hindi natin siya pwede ikumpara sa performance nun since Yamaha yon at syempre mas mahal yon. So guys, salamat nga pala sa panonood. So hanggang dito lang ating video. And sana ay natuwa kayo. And nga pala guys, hindi tayo talaga motovlogger. And this is our first time na mag-review ng motor. So sana ipagpasensyaan nyo na. But I'll make sure na sa susunod gagawa tayo ng mas magandang content regarding sa review sa motor na to, kung tayo mapagbibigyan uli and kung tayo mapapahiram upang matest drive ang motor na to. So salamat guys, and kung may naitulong man ako sa inyo na konting information, sana pa-subscribe naman and have a good day. Bye!